Kahanash, welcome sa isa naman nating vlog. And for today's video, isasama namin kayo papuntang Winnipeg, Manitoba, Canada! Makakasama natin sa trip na to si na Ma'am Jillian at Javel, at syempre sa car nila tayo sasakay para makatipid sa gas. Char! Travel time to our destination is about 3 hours and 45 minutes from Fargo, North Dakota. Upon arrival sa border, we just presented our green cards. And kay Matt naman is his passport with a temporary I-551 extension kasi nga nawala green card niya. If you want to know more about how to get this temporary I-551, check out my previous post about lost or stolen green card, mga kahanash. Siyempre, hindi mawawala ang mandatory picture sa Manitoba structure. Time na din para mag-unat-unat ng bones. We arrived at Winnipeg around 10 a.m. kaya naman, time na for breakfast. First up is Jollibee. Siyempre, lagi nating miss ang sikat na bubuyog na to. We tried their ubi pie and shucks, ang sarap. Real ubi talaga. Kalasa niya yung sikat na nabibili sa Baguio. Alam niyo na yun. Next up, St. Ignatius Parish. It's a Sunday, kaya naman importante na makadaan tayo sa church para magpasalamat at humingi ng gabay at pagpapala. Naniniwala ba kayo sa pamahiin na pwede kang humiling kapag first time mo sa isang church? Well, walang masamang maniwala at sana nga magkatotoo ang wish nating lahat. Last stop for the day is Fort White Alive. It is located in Macree Road, Winnipeg, Manitoba. Open sila Monday to Sunday, 9 a.m. to 5 p.m. Check out their website for their calendar of activities. Nung pumunta kasi kami, wala pang fishing. Sayang. They have various activities such as wildlife and birding. You can see migratory birds and bisons kung swerte ka. Hiking or walking, cycling, skating and skiing, of course kapag winter lang to, mountain biking, tobogganing. Alam niyo yung tobogganing, para siyang ano, magsaslide ka lang tapos dire-diretso ka sa ice. Fishing, deep netting and paddling. Medyo mayelo pa nung pumunta kami, so close pa ang marami sa mga activities. Pero since Pinoy tayo, no problemo. Picture-picture lang, solved na. Hanap lang ng magandang spot. Dry pa halos ang mga puno, pero
Napakaganda ng lugar na to sa Spring Foreshore. Sila dito. Kala ko makikiyan na din sila. Nakita din namin na may axe throwing sila. Siyempre, ang mga kahanash, sugod. Nakakatuwa pa si Manong kasi puro sablay yung mga tira niya nung una habang nag-i-instruct on how to do the axe throwing. Pero sa wakas, after a couple of tries, nasa pool din niya. Ano, tatry niyo ba? It was Matt's and Leanne's first time to try axe throwing. Hindi na nga lang ako nagkaroon ng lakas ng loob to try it kasi baka mabagsakan pa ako sa paa, mahirap na. Or baka silang mabagsakan ko sa paa. Lol. Good job!
yung mating season. Baka kaya sila maingay. This place is perfect for you guys. Kasi wala kami halos ginawa kundi maglakad lang ng maglakad. Work quite a lot. Para maghanap ng perfect spot for picture at para na rin yung surprise kami kung ano pang migratory wetland boardwalk trail. Grabe yung ice na lake or yung lake naging super ice talaga siya. Around 3 to 4 inches na thickness ng ice yung nakita namin. And nung tinry ni Jubel na batuhin siya ng ice, nag-bounce lang ito. Actually, hindi nag-bounce. Para lang siyang may binato sa lupa. Parang ganon. Mating season pala ang month na ito para sa mga geese. Kaya naman hindi sila pwedeng disturbuhin. Pwede lang mag-picture-picture o videos sa malayo. Travel Lodge by Windham pala kami nagstay overnight. Sharing lang ng room para tipid. Maayos at malinis naman ang hotel. Well-maintained din ang pool.
Nakakatuwa kasi thermoregulated ang jacuzzi, adult pool, at ang kiddie pool. Natuwa ang mga feeling bata. Suot yung towel, suot. Tara! Time na for the free breakfast. Yun nga lang, hindi mo maiikumpara talaga yung free breakfast dito sa US or Canada versus yung breakfast na free sa UAE. After breakfast, Cora na sa Seafood City. Ito ay isang malaking grocery ng mga Asian goodies, pero karamihan ay galing sa Pilipinas. Kaya naman yung mga bagay na wala sa Asian and American supermarket ay dito namin nakita. At syempre, hindi namin pinalampas na bilhin yung mga dapat bilhin, lalo na yung mga pangtita katulad ng Omega Painkiller at Efficacent Oil. May concert pala si Gigi Delana sa Canada ngayong May 2. So, yung mga gusto ng Gigi Delana dyan, punta na sa Winnipeg, Canada! Nakakaloka pa si Matt, dumayo pa ng Canada para mag-videoke. Akala mo naman madidiscover. Nakaka-relax mag-travel kahit 2 days lang. Nakakawala ng stress. For a while, nakalimutan ng mga responsibility sa buhay. At after nga ng bakasyon, back to reality na naman. Pero ang experience at memories ay mananatili sa ating puso. Magtatrabaho ng buong lakas at buong tibay para makamit ang mga pangarap. At syempre, para makagala na ulit. Maraming salamat sa pagsama sa aming travel na ito. Till our next video, mga kahanash. Once again, this is your nurse, Mamshi, saying, minimize pain, maximize pleasure, and do the most good. Like and subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Paalam!